magbigay tayo ng tips kung sakaling maubusan tayo ng coupling ng PPR o di kaya masira yung dice ng ating heater. Ito, for the meantime, gawa na tayo pang temporary remedy. Pero pwede na rin kung hindi masyadong malakas yung pressure ng mga tubig nyo. So guys, ito lang kung baka sakali sira yung dice ng heater nyo o wala kayong coupling at kailangan talaga dumaloy ang tubig, ito lang muna gagawin nyo. Pero okay naman, marami na akong nagawa nito. Pero pag may coupling na, okay na yung heater nyo, puputulin nyo ulit, lagyan nyo yung coupling. Ito guys, focus mo pare. Ito, wala nang dice. Yan, natutunaw ang dalawa. Pero huwag masyadong diinan kasi baka mawala yung butas sa gitna. Ano? Tanya, matira. Ganyan lang, twist. Yan. Hintayin lang matuyo. Ngayon, subukan natin ang tibay nito. Oh, grabe! Ang tibay pala! Ayan mga guys, oh. Tibay pala, pwede na! Diba? Ito naman guys, PPR. Butas naman, butas. Butas yung PPR na. May temporary remedy din tayo dito. Buha kayo ng isang PPR, ganito. Tapos, lagariin nyo dito. Para yan dito sa butas, sa butas. Ayan guys. Yeah. Ito guys, pwede na to hindi natin pwede na to hindi natin talian. Pero para pang matagalan talaga, para iwas matatanggal to dahil sa pressure ng tubig, pwede talian yun ang interior ng gulong sa motor, yung rubber, talian yun. Pwede rin, alambre. Gaya nito. Ayan guys. Ayan. Ayan lang yan, para support, para hindi siya natanggal dahil sa pressure ng tubig.
Ayan. Ayan. Okay, ayos. Okay guys, hanggang dito lang muna yung video natin guys. Abangan nyo na lang yung sa susunod na video. Alam nyo, marami pa po ating mga technique, mga ganyang technique. Yung mga technique ng technician. Yung mga ibang technique na hindi nyo pa nakikita sa YouTube. Yung mga technique ng mga ganyan. Tuturo ko po sa inyo. Abangan nyo po sa susunod na video. Hanggang dito lang muna tayo. Okay guys. Magandang tanghali po. Ayos.